kayong bumalik sa look at Jesus ngayon, okay? You will, each one of you, sa bawat grupo po, meron po kayo dyan na, ano, palalalimin lang po natin. Kasi, nasaan po, tanong lang po muna, where are you now? Where do you think you are at? In the spiral. And that's it, thank you ha, advance ka. Doon lang po sa physical, mental, at emotional, at spiritual. Ano po bang, kayo po, saan kayong, wag, hindi naman siguro kailangan sagutin, pero sa level ng inyong operation, nasaan po ba kayo? You think you, Jesus has, kapag po ba yung ginagawa ninyo, nandiyan lagi yung the depths, the spiritual motivation, that it is really Jesus, it is really God, especially for catechists po. Bakit ba sa tinapon niyo sa mga bata, it's important that they learn the faith, pero do they experience the faith? Or tinuturo lang po natin yun? Kasi, bakit po ba effective si Pope Francis? Kasi yung kanyang alam talagang, di ba, simula pa lang ng papacy niya, he's not going to wear his, even the red shoes. Yeah, the car. Eh, parang meron tayong isang tao na suddenly, ano, sinasabuhay na, parang, ano nga po ba yung mahirap, alam niyo po siguro, ano bang mahirap intindihin tungkol kay Kristo? Wala naman, di ba? Alam niyo naman yung story niya eh. Pero bakit po ba hindi natin maintindihan? Kasi mahirap intindihin, mahirap gawin. So ayaw nating intindihin. Pero kung iisip, kahit po sa ating mahal na Inang Maria, ano bang mahirap ko intindihin? She was a peasant from a poor place called Nazareth. She was called by God and she said, yes, may your will be done. Mahirap po ba intindihin yan? Kasi ginawa na natin parang komplikado. At tama naman po, may turo ang simbahan, hindi po natin ineneglect. Pero ang sinasabi po, go back to the essence. And what we are asked is like, we have, if Gandhi, what, ano yun, what Gandhi thinks, Gandhi says, Gandhi feels, and Gandhi does, we have somebody greater than Gandhi. He died. Gandhi died also for his belief, but we have Jesus who died and rose again. So, iyon po yun. So, ito po ngayon, babasahin po ninyo, meron po kayong instruction dyan doon sa workshop. Kasi gusto ko lang po na i-clinch lang natin yung pastoral exhortation that gives us a whole orientation of to the year of the poor. As a group po, nandyan po yung instruction ninyo. Yung pong inyong sa page 12 po, no? Okay. Yung una po yung gagawin, di ba? Stop. Listen to the pastoral exhortation for the year of the poor. Okay? Napasa na po ninyo sila. Ang mahaba po. Mahikli lang siya, pero kung babasahin pa ulit, mahaba. At this point, surely meron kayong isang punto dyan na gusto ninyo. Diba? Yun ang sabi natin kahapon. Bawat isa po sa inyo, just read. Doon po sa stop, nasa page 12 na po kayo. Just read your favorite line or favorite paragraph. Okay? And then, choose the word or phrase. Yun na din po yun. Pero, nagawa na po na kasi niyo yung kahapon, di ba? You took note of the phrase or the word that struck you. And then, you listen. You listen, which you did yesterday. What you're going to do now is, you are going to share with your group. And then, what is your response? Ito po yung paulit-ulit po. Then parang you stop, you look, you do, we dig deeper into what struck you, we listen, and then we respond.
And then, yung pong action po kasi na to, bukas po natin yung gagawin. Pero sa sarili lang po muna ito, this kasi cycle is you can apply even with those tarpaulins on your table. Kapag po pinaano po yan, can you stop and look into that and see what is God calling me to do? Pero ngayon lang po, palikan na natin yung pastoral exhortation. Is that alright? Yes. With your group? Yes. Okay, you read each one, yung nakastrap sa inyo, ano po yung para sa inyo yan, at ano yung tingin nyo tinatawag na response? Pwede po ba yun? Sige. Mga siguro, take 2-3 minutes po ba? Sige po. If it's 9:30, pwede po hanggang 10 o'clock. Okay? Sige po. Para lang po, palalimin lang natin yung pastoral exhortation na kagabi pa po yung minememorize. Sige. Thank you po.